Ay, magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Arman Siplo, ay isang online entrepreneur at author ng Pinoy Business Online Solution. And I teach those people na gustong matuto kung paano nga ba i-promote ng tama yung business nila. Okay? Through online para sa ganon, okay, makuha nila yung time freedom, ang financial abundance na gusto nila. Okay? At sa video na to, okay, ituturo ko sa iyo kung paano, okay, paano mo magagawa yung Facebook ads mo na mapababa yung bayad, okay? Yung bayad sa mga ginagawa ng Facebook ads, okay? Magagawa mo na sentabo lang yung ibabayad mo every post engagement, every clicks, every video views, okay? And kung makikita mo, okay, kung makikita mo sa screen ngayon, okay, ito yung screen, okay, yung ads manager ko. Ito yung screen na kung saan makita mo, ito yung mga campaign na ginawa ko, mga ads na ginawa ko sa Facebook ads. Okay, lahat yan activated. Okay, ngayon ko lang yung ginawa. And para makita mo, okay, yung oras ngayon, okay, para hindi to sabihin, hindi mo sabihin na kinatcut ko lang to, okay, yung oras ngayon is 2:26 in the morning. Okay, morning, it's October 19, 2016. Okay. Basically, bago to. Okay, I don't think, di ko lang alam kung kailan mo ito makikita, pero ito yung oras at exact date na makikita mo yung resulta ng ads ko. Okay, kung makikita mo, andito yung mga campaign na ginawa ko, mga result, 570 clicks sa link na ginawa ko, post engagement, 109, video views, 506, at yung pinakabagong campaign na ginawa, 55. Okay? Pero yung pinakamalaga, okay, yung pinakalaga at pinakastig na dapat mo makita, yung cost. Okay? Kung makikita mo sa unang campaign na ginawa ko is 0.34 lang yan. Okay? Every per click sa link per click. So, ibig sabihin, mababa pa siya ng piso. Okay? Makikita mo, lahat yan mas mababa ng piso. Okay? Diba ang galing? Ang galing na hindi mo siya kumataas ng piso 2 or 3, okay? Bababa siya sa 1 peso. Okay? So, eh, kung gusto mong malaman kung paano ito gawin, okay? Stick to this video at ituturo ko sa iyo ilang strategy ng paano mo mamamaximize, mapapababa yung clicks ng ginagawang Facebook ads. Okay? Kasi sa kung isang internet marketer, isang entrepreneur, networker na ginagamit yung Facebook, okay, napakalaga na gumamit ka, okay, ng Facebook ads para mas madali kang makakuha ng resulta. Okay, kaya nga lang, okay, maraming Pinoy, okay, na ginagamit yung Facebook ads, yung natatakot gamitin ito. Okay, natatakot sila kasi walang nangyari sa ginagawa nilang ads. Okay, malaking yung binabayad nila sa ads na ginagawa nila, pero walang nangyayari. Okay? So, ituturo ko sa inyo mga steps, strategies na maaaring mong gamitin or mga key ideas kung paano mong gamitin Facebook ads at para ma-maximize mo. Okay? So, muna natin pag-usapan, okay? Yung paano mo mamamaximize yung Facebook ads, paano mo magagawang hindi masayang yung Facebook ads na ginagawa mo. Okay? Kung nakikita mo, okay, kung nakita mo yung previous video ko na ginawa, okay, kung meron kang offer, okay, usually naman meron kang offer kung gumagawa ka ng Facebook ads. Kung meron kang offer, kinakailangan, bago sila mapupunta sa offer mo, kailangan mapadaan mo muna sila sa lead capture page, okay, kung saan may opt-in form doon at ilalagay nila yung pangalan, email address nila para ma-access yung offer mo. Okay? At kung nasabi ko doon kung bakit, kasi para magkaroon ka ng means of communication para ma-follow up mo pa sila. Okay? Sa strategy na yun, okay, hindi masasayang yung ads mo. Bakit? Kasi mapapollow up mo yung mga prospect mo or mga high qualified prospect mo. Okay? So isipin mo to na yung Facebook ads, okay, gumagawa ka ng mga Facebook ads para mag-generate ng traffic. Okay, mga tao na papapuntahin mo sa yung lead capture page. Okay? At ipapakita ko yung isang lead capture page na ginagamit ko sa aking business. Okay? Basically, ito siya.
isang lead capture page na ginagamit ko ngayon para kumuha ng mga tao, yung mga information ng tao at na-store sa email or autoresponder mo po. Okay? I hope na nakita mo yung video ko last day, okay, para mas maintindihan mo ko ano yung lead capture page. Okay? Kung hindi mo pa nakita, itingnan mo lang sa vlog ko and panoorin mo. Okay? So, ito yung itsura ng isang lead capture page. Okay? May pangalan siya, may headline siya, may buttons. Okay? It depends on you. Pwedeng opt-in form agad yan. Pero dito, okay, pag i-click niyan, start learning now, okay, may magpa-pop up ng opt-in form. Okay? Opt-in form, kung saan, ibibigay nila yung email address nila. Okay? Pag ibigay nila yung valid email address nila, okay, pag i-click nila ito, okay, boom, mapupunta na sila sa offer mo. Okay? Ma-access nila yung offer mo. Okay? Ibig sabihin, pag ginawa mo to, okay, pag ginawa mo yung Facebook ads mo, na ginagawa mo yung mga tao para mapapunta sa lead capture page mo, okay, hindi masasayang. Okay, bakit? Kasi magkakaroon ka ng means of communication. Okay, kasi kung ginagawa mo lang, okay, post lang ng post ng post, parang hindi ka magkakaroon ng means of communication kasi tatanggap mo lang likes, comments, share, yun lang. Pero kung sa post mo, meron doon nakalagay yung link, okay, yung purpose mo na papuntahin sa link ng lead capture page mo, na ginawa mong lead capture page, okay? Possible ay ma-maximize mo yung Facebook ads mo, okay? Possible na hindi masayang yung Facebook ads mo, okay? So, ngayon, okay, tuturo ko sa'yo yung step-by-step, okay, mga tips kung paano ka gumawa ng ads, okay? Gusto ko sana ipakita sa'yo kung paano gumawa sa online, okay? Kasi ang problema may medyo mahina yung internet ko, okay? So, kanina gumawa ako ng isang presentation, okay? Doon ko muna sa'yo i-explain ako. Gumawa ko ng mga screenshot kung paano na step-by-step kung paano gumawa ng ads, okay? So, punta tayo sa presentation ko. Right. Okay, so, makikita mo dito, okay? Pag gumawa ka ng ads, okay, mag-create ka ng ads, ito yung unang bubungan sa'yo. Okay? Ito yung makikita mo. Okay? Yung main purpose nito, okay? Kung ano yung gusto mo purpose. Okay? Anong purpose bakit gumawa ka ng ads? Okay? Gusto mo bang i-boost yung post mo, i-promote yung page mo, send mo yung mga tao sa yung website, and etc. Okay? And usually, ginagamit ko dito, okay? Post, or send you people to your website. Ito yung lagi ko ginagamit. Okay, bakit? Kasi para mapupunta sila sa lead capture page. Okay, pag click mo yan, makikita mo dito sa baba, click to website. Okay, and makikita mo yung campaign name. Ikaw na yung bahala kung anong klaseng campaign name ilalagay mo. Pero, okay, it doesn't matter kasi ginagawa mo lang ng campaign name, okay, para matandaan mo kung anong klaseng campaign yung ginawa mo sa isang promotion. Okay, so makikita mo dyan, yung ginawa kong example is promotion. Okay, after that, okay, after mong gawa ng campaign name, click mo lang continue, and isang page, okay, yung makikita mo. Okay, ito yung isang page. So, makikita mo, okay, yung tungkol sa audience mo. Okay, ito na yung tungkol sa audience mo. Okay, so napaka-importante nito na malaman mo yung tamang tao, okay? So yung mga ba yung tina-target mo para makita ng offer mo. Okay, so makita mo nito ko custom audience, okay? O pwedeng you will leave it blank o pwedeng pangalanan mo para at least ma-save siya para sa susunod na gumawa ka ng ads, okay? Kung gusto mong yun rin yung gawin mong audience, okay, po pwede mong piliin. Okay, locations, kung saang lugar, okay, sa Pilipinas ba, sa part ba ng Pilipinas, sa Visayas, Mindanao, kung specific sa Visayas o sa Cebu, and etc. Okay, pwede sa ibang bansa kung siya yung target market mo. Okay, sa akin, Pilipinas kasi yung mga Pilipino yung targeted ko. Okay, ngayon yung age. Yung age naman, okay, yung edad ng target audience mo, okay?
possible from 16 to 65 pataas. Okay, sa akin yung pinili ko 22 to 45 kasi gusto ko medyo may kaya na sa 22 kasi medyo may trabaho na sila. And 45 dahil I think ito yung pinaka-maximum na limit o okay, ng age sa target market ko, okay, target audience, okay? Ngayon, gender. Ngayon, yung gender naman, okay? Ngayon, tanongin mo yung sarili mo, para saan yung offer mo? Para ba sa lalaki yan, para sa babae, para sa lahat? Okay, kung ano ba mga beauty product sa babae, possible sa babae yan. Okay, so sa akin, lahat para sa lahat. Okay, language, okay, you can leave it blank as blank lang. Pero kung gusto mong yung mga Pinoy lang yung makakita ng ads mo, okay, pwede ilagay mo Filipino, okay, language. Okay, yung mga Filipino language lang yung makakakita ng ads mo. Okay? So, next nun, okay, hindi pa siya next page, pero sa baba nun, okay, makita mo yung targeting, okay? Dito medyo nahihirapan yung mga internet marketer, mga online entrepreneur, mga networker, dahil hindi nila alam kung ano yung demographics na ilalagay nila, okay? Usually, yung demographics, yung mga interest or behaviors ng yung target audience, okay? Isang tip ko lang dito, okay? Kung gusto mong mas mapadali, okay, yung demographics, okay? Hanapin mo yung pinakasikat na tao na related sa niche mo. Okay? Related sa niche mo na maaaring yung target audience mo is interested sa kanya. Okay? Kung makikita mo dito, si Robert Kiyosaki, okay? Sikat na sikat siya sa mga networker. Okay? Kasi yun yung target audience ko. You can choose Robert Kiyosaki as demographics. Okay? O pwede mong gamitin si Chinkitan, o pwedeng si Jim Rohn, o pwedeng si Eric Worre, or kahit sinong sikat o sa niche mo na interested yung target audience mo. Okay, ngayon, pwede ka rin maglagay ng mga job titles. Okay, ano nga ba yung mga job titles ng mga target audience mo? Mga nurse ba to? Mga guru? Okay, or mga business person? Okay, sa akin, mga business person target audience ko, so nilagay kong business person. Okay, and tip lang, okay, you can put as many as you can regarding demographics. Okay, na sa tingin mo, okay, connected sa target audience mo. Okay, and ang masasabi ko lang, okay, kailangan mag-experiment ka dito, okay, mag-experiment sa demographics para makita mo kung sino o kung anong demographics yung mas converting sa ginagawa mong ads. Okay, so yung suggest ko, mga 10 to 50 demographics yung pwede mong ilagay. Okay, din sa baba, connection, okay, you can leave it as blank, yun, then save this audience. Okay, click mo yan. Then after that, okay, sa pinakababa niyan, okay, yung budget. Okay, magkano yung budget mo sa yung ads? Magkano? Okay, 200 ba? 500? Okay, kung nagsisimula ka pa lang, pwede ka magsimula sa maliit, 100, pero gusto kong sabihin sa'yo, pag, syempre, pag maliit yung budget mo, okay, yung reach din ng yung ads is konti lang. So, possible, 400 to 1,000, mga ganun. So, sa akin, okay, I always use 200 for my daily budget. Okay, and katapos nun, schedule, okay? So, pwede ka mag schedule ng budget mo, okay? You can run your ads kung pwede ka maglagay ng start date and end kung mag-start ngayon at kailan mag-end. Usually, 24 hours ang pinaka-minimum. Pagkatapos, pwedeng i-run mo rin yung ads mo continuously. Okay? Starting sa ginawa mo yung ads. Okay? Katapos nun, okay? Next, pwede ka nang pumunta sa next page. Okay? Next page, okay? Ito na yung page kung anong gusto mong itsura na maging ads mo. Okay? So, pwede kang gumamit ng single image lang na may mga text, single video, mga slideshows, mga image na ginawang slideshow, or image and videos na pinaghalo. Okay? Ito yung bago ngayon. So, sa akin, I always use single image or single video, okay? Pero, ikaw nang bahala, okay?
Mag-experiment ka kung asan yung mas converting. May tandaan mo to na in creating Facebook ads, ay you need to always experiment. Okay? Kasi walang perfect na Facebook ads. Kahit mga successful entrepreneur, lagi pa rin siya nag-experiment kung ano yung mas magandang ads. Okay? So next nito, okay, kapag nakagawa ka na, kung napag-decide ka na kung anong klaseng itsura ng ads mo. Okay? Ngayon, kasi kanina pinili natin yung website click, okay? Gusto mong mapasend yung mga tao sa yung lead capture page, okay? Kailangan mo ilagay dito yung link ng lead capture page mo, okay? Website URL. Ilagay mo dyan, okay? And canvas, leave us at ease lang yan. Okay, ilagay mo dyan. Then pagkatapos, okay? You are now ready to customize your ads. Okay? So, makikita mo siya, may mga arrow dyan. Yung headline, dito siya makikita, yung 4,000 bids for you. Ito yung isang sample lang. So, itong image na to, pwedeng video, pwedeng image, depende sa pinili mong klase kanina. Okay? Kung makikita, matatandaan mo, ito, depende sa pinili mo dyan. Okay? Then, okay, use feed link description, yung ilang description about sa offer mo, yung headline, yung short description, short or title ng offer mo or possible, pwede kang gumawa ng scarcity, pwede kang gumawa ng halimbawa free ebook, free video training, okay? Parang ganun. Okay, display link, ikaw lang bahala kung anong klase ng display link, kung pwede yung display link ilagay mo sa iyong website or sa blog, eh, depende na yon. Okay? And sa title naman, okay, ito yung headline, okay? Kailangan nakaka-grab yung headline mo, okay? Parang tulad nito, okay? New Jersey homeowners to New Jack to save big, okay? Parang ganyan. Napaka-importante yung headline mo, okay? Is nakaka-grab ng attention, okay? And by the way, okay? May button dito sa baba, okay? Kung pwede ka magpili ng mga button, okay? Pwedeng learn more, watch more, buy now. So, ikaw lang bahala. Pero sa akin, learn more or watch more, depende kung video or image yung ginagamit mo. Okay? So, I hope na magkaroon ka ng konting idea regarding Facebook ads. And I hope na gamitin mo yung Facebook ads. Okay? Huwag kang matakot na gamitin yung Facebook ads para sa yung business. Okay? Kasi kung gusto mo makakuha ng mas malaking resulta, you need to use ads. Okay? You need to use a paid strategy para sa yung business. Okay? So, may bibigay ako sa yung bonus, okay? Sa description ng video na to. Okay? Tingnan mo na lang. Bibigyan kita ng report, mga audio, okay? Mga trainings, at pinaka-importante, okay? Ibibigay ko sa yung isang ebook, okay? Isang PLR ebook na mga sample, okay? Mga samples ng mga headlines na LED plus na headlines na magagamit mo sa Facebook ads, okay? At ituturo din doon kung paano ka makagawa ng matinding headlines na makakabenta ka, okay? Or mag-engage yung mga makakita ng ads mo. Okay? So, thank you for watching, okay? Thank you for watching this Amas once again. And see you on my next video. Okay, and meron kang mga katanungan, and if you find this video very helpful, okay, at makakatulong pa sa iba, maaari ka mag-comment sa baba or i-share mo tong video na to. Okay, so thank you for watching again and goodbye.